Hello, good afternoon. What time is it? It's Christmas time. It's Piva time sa mga taga-Progressive. And it's Makbo time sa mga taga-Monticello. Hello po sa inyong lahat. It's our Hello, second hello. week of Magandang hapon. December. Yes, it's Christmas again, Christmas season. Simula na rin ng salo-salo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Tama. Kumusta po kayong lahat? Yung iba sa inyo ay talagang excited ng umuwi. Sobrang excited. Nandun na, nakauwi na yung iba. Parang it's about family yung Pasko sa kanila, di ba? Time to gather, time to regroup as a family. At napakaganda ang pag-uusapan natin ngayong hapong ito. Isa sa mga sikat talaga kapag Kapaskuhan yung kanta ni Jose Marichan. Parang siya na yung modern Santa Claus ngayon eh. Siya na yung pinapakita na icon lalo na sa Pilipinas kapag Pasko. At isa sa mga sikat na kanta niya ay yung Give Love on Christmas Day. Alam niyo po ba yan? Yung Give Love on Christmas Day? Sample mo nga. First line ng kanta is people making list. Meron na ba kayong mga nakalista? Kantahin Mga mo. inaanak? Sample, sample. Mas kaya mo yata yan, Kuya Aaron. Di ba yung first line dyan is people making list, buying special gift, taking time to be kind to one and all. Wow. Yun. I-highlight natin ngayong hapong ito yung taking time to One and all, because our topic is about give love this season. Why don't you give love on Christmas Day? The season of love. Give love this season. Tama. Itong kanta nga ito, di ba? Parang kinakanta natin kahit nung bata pa tayo. Pag naririnig ito, it's sa mga meron talagang magagandang memory na bumabalik. Minsan kinakanta sa mga caroling at madalas kinakanta sa mga malls. Di ba? Sa mga pagtitipon, ngayong Pasko, magkakaroon na naman ng mga salo-salo, mga Christmas party. Ewan ko kung may Christmas party dyan sa Progressive at sa Monticello, pero yung iba siguro may Christmas party kanya-kanyang line, kanya-kanyang department. Oh, kanya-kanyang diskarte, paano Oo, ipagdiriwang. kanya-kanyang diskarte kasi nga pandemic pa ngayon. Yung iba, online celebration. Katulad ng ginagawa natin ngayon, di ba? Nagsisimula na tayong magkwento about the Christmas story, storya ng Pasko at ang kapangyarihan nito. Correct. Lalo na yung ano, pag pinag-uusapan ng Pasko, ang madalas maisip ng tao is give love. Magbibigay ng pag-ibig. At sinasabi nga yung pag-ibig doon yung pinakamainam na gift na pwede mong maibigay. So Yes. maganda rin naman yung material na binibigay, pero kung walang pag-ibig dyan, parang baliwala lang din. Because love is the powerful, the most powerful force, sabi nga ng isang author, in the universe. Ay yung mga imposible nangyayari at yung mga hindi pantay nagpapantay dahil sa paghigugma, dahil sa love. Correct. Meron niya ditong verse eh. This is from the Bible. Sa aklat ni Juan. Chapter 13, 34 to 35. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman. Magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Parang yung heart, central message of the Christian God, Christmas story is about love. Because siya mismo nga
Kahit hindi naman tayo kaibig-ibig at hindi naman obligasyon ng Diyos na tayo ibigin dahil siya'y mapagmahal, dahil siya mismo ay pag-ibig. Ang sariling pagpapasya ng Diyos anak na pumarito dito sa lupa, pinanganak bilang tao. Talagang magbabago ang iyong pananaw, Diyos naging tao. It is very radical at saka very parang transformative sa mind, na talagang how can a powerful God in the universe kaya niyang yakapin yung itong pagkatao natin. Napaganda pag-usapan to, no? Meron nga ditong mga question na ano-ano nga ba ang mga konkretong paraan para maibahagi natin ang pag-ibig ngayong panahon ng Kapaskuhan. Eh, limited ang galaw pa rin kasi may pandemic pa rin, pero ano nga ba yung way na mapaparating pa rin natin yung konkretong or mga konkretong paraan na maibahagi pa rin yung pag-ibig ngayong Kapaskuhan? Maraming suggestions, marami yung pwedeng gawin. At saka napaka-creative ng mga Pilipino. Pwedeng dumiskarte sa pag-express itong mga love languages. Ngayong hapong ito, magbibigay tayo ng tatlo. Anong mga regalo nga ba ang mabuting ibahagi natin na magpapahayag ng pag-ibig at pagpapahalaga sa ating pamilya, mga kaibigan at katrabaho? Ano nga ba yung naiisip po ninyo? Pwede nyo i-comment sa ating comment section dito sa baba. Anong magandang regalo ang naisip pong ibigay ngayon sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong kaibigan at sa iyong mga katrabaho? Oo. Kasi kung hindi man dahil pandemya, sensitibo pa rin tayo, hindi tayo magluluho para hindi lumuha, di ba? Aanhin mo yung napakabonggang selebrasyon, inutang naman yan, nagka-away-away kayo, nagka-stress-stress kayo, meron mga magagandang bagay na pwede mong ibigay pala. Ano-ano mga regalo na ito? Una. Share the gift of time and service. Ibahagi daw yung regalo ng oras at serbisyo. Serbisyo at oras. Abala tayo sa trabaho at sa ating mga ginagawa, di ba? Marami tayong oras sa trabaho, pero may oras pa ba tayo sa ating pamilya? Sa mga mahal natin sa buhay? Sabi pa nga ni, hindi ko alam paano i-pronounce yung pangalan niya, pero Bonhoeffer. Bonhoeffer. Yeah. It is part of the discipline of humility that we must not spare our hand where it can perform a service, and that we do not assume that our schedule is our own to manage, but allow it to be arranged by God. Ang lalim, no? Maglaan ka ng quality time daw para sa mga taong madalas mong pinaghintay, pinangakuan, nadadalawin, o kaya'y sinasabihang, sige, mag-meet tayo. Meet naman tayo, makita tayo, pero hindi naman nangyayari. Puro drawing. Tama. Yung panahon na hindi na maibabalik. Kaya nga, di ba, minsan nagkakaroon ng crisis ang pamilya kahit anong bigay na salapi, limpak-limpak na salapi, mga material na bagay, at kung ano-ano mga luho. Pero kung ikaw naman ang iyong presensya, wala kang oras, you are not hands-on to your family as a father, as a mother. Wala rin, di ba, merong tinatawag na emotional parang separation, hindi malapit yung loob, yung mga anak at yung mga mahal sa buhay. Hindi kailanman mapapagpalit yung oras na pinagkakaloob mo sa iyong mahal sa buhay. Kahit anong pera, anumang material na bagay, hindi yan may kakakumpara. Naalala ko nabanggit ni Pastor Ed Lapis, sabi niya, huwag ka lang daw magbigay ng quality time. Kasi ito madalas hina-highlight natin, di ba? Give quality time. Dapat hindi lang daw quality, dapat quantity rin. Mm-hmm. Meron talagang nakalaang number of time, hindi lamang isang oras, pero quality naman. But, mas marami sana kung kaya.
Tama. So ito yung panahon na kung hindi ka man makabigay ng magagarang damit sa iyong mga anak, sa iyong asawa, bigyan mo siya ng oras at serbisyo. So when you spend time, the more you spend time with that person, the more you know that person, and the more you become intimate, mas magiging malalim kayo sa isa't isa. The more na pinapahalagahan at na-express mo ang iyong pagmamahal. Kasi you cannot say that you love a person when you don't have time and you don't serve that person. Napaka-imposible po iyon. Tama. Naalala ko, kahit yung time ni Jesus Christ, naglaan talaga siya ng time kasama yung mga disipulo niya. Mm. Naglaan siya ng time na disipulo niya lang ang kasama niya at hindi yung crowd. Mm-hmm. Talagang pinakita niya yan. At yung prinsipyo mismo, kasi ang Diyos hindi siya nakagapos doon sa time. Kumbaga, nasa eternity siya. Pero nung pumasok siya sa mundo, nagkaroon siya ng quote-unquote time with us. He came along with humanity, naging tao siya. Naramdaman niya itong hinihinga natin ngayon, itong lupa na tinatapakan natin ngayon, yung naaamoy natin ngayon, nararamdaman at nagalawan din ng ating Panginoong Jesus. Ganon yung mensahe ng kanyang pag-ibig at pagmamahal na ramdam tayo ng Diyos ngayon. Ngayong pandemya, meron tayong mga kakulangan, may mga limitasyon. Tingnan natin si Jesus sa kanyang ang uri ng kanyang kapanganakan, ang uri ng kanyang buhay, ang uri kahit ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Makita natin, spend time with the people, talagang spend time with humanity, naging tao siya para sa atin. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Alright, so nandiyan pinakita na ng Lord sa atin yan. So might as well, ito rin yung pinakamaganda rin na maibigay natin, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Maaaring tatanungin natin, paano yan, Ate Love, Kuya Aaron, eh, ang layo ko naman. Nasa probinsya yung family ko. So pwede naman silang tawagan, di ba? Pwede silang i-message, i-chat, yon. So magandang application natin dito is, after this pivot time or after pag-uwi mo sa bahay, pag hawak mo na yung phone mo, sino ang bibigyan mo ng time para makausap at makumusta na mahal sa buhay? Or sino yung paglilingkuran mo? Maaring pag-uwi mo sa bahay, madalas ikaw yung paglingkuran, ikaw pinaglulutuan, or ikaw ang binibigyan ng serbisyo ng asawa mo, ng mga anak mo, might as well give an act of service as your way na pagbibigay ng pagmamahal sa kanila. Sabi nga, spell love. Ano the best spelling daw ng love is T-I-M-E, time. Yan yung pag-spell ng love. At itong season na ito, especially nahalin tulad na tayo sa Amerika na puro trabaho. Nandito tayo sa Metro Manila, parang yung oras mismo ay merong equivalent na pera. So ayaw natin magbawas o maggastos ng oras kasi parang may equivalent siya na pera. Pero sabi dito, we love that person, we spend time with that person, we are actually giving and honoring that person with our time. At dahil maraming distractions ngayon, like yung mga gadgets, meron tayong ngayong Pasko, di ba? Nandiyan nga kayo sa isang hapagkainan pero kanya-kanya namang gadget, hindi siya quality time. So walang gift of presence. So maybe the greatest gift that we can give to our loved ones this Christmas is the gift of presence. Fully giving your time without distractions, without holding any other gadgets, without looking looking to the eye of that person, without distractions, giving your full attention. Yan. Yan yung best na regalo
Kasi marami na ngayon dahil sa distractions ng technology, marahil ito yung pwede natin maibigay na regalo ngayong Pasko. Tama. Ano, magulat sa iyo yung mga mahal mo sa buhay, no? Hindi ka mawak ng cellphone dahil kaharap mo sila at kinausap mo sila. Yun, maganda yan. Kakaibang gawin. Lalo na pag hindi mo masyado talagang ginagawa. Pero very good ito sa mga talagang naglalaan ng oras para sa kanilang mga anak, asawa, o mahal sa buhay. Pwede niyong gawin sa Noche Buena. Yung ibang mga practice sa Noche Buena, no gadgets, nakalagay sa isang lugar. Talagang nagkwekwentuhan lang. Tapos, unti-unti siya ng magiging kultura o magiging value sa family na when having a dinner or having a meal, kung kayo kumakain, wala muna ang gadget nandun sa isang basket o sa isang lugar. At talagang they are honoring their presence and time dahil hindi sila nakatingin sa kung saan-saan. They're looking and refreshing one another with their own presence. Tama. Gawing ano to, gawin nating ano, kakaiba ngayong Noche Buena. Walang gadget. Walang gadget. Maganda yan. Ah, magandang challenge yan. I hope sana may maka ano dito, makagawa ng challenge na ito at makapag-share. Eh, kaso magpi-picture-picture yan eh. Picture after picture-picture. Ilagay na sa tabi. pwede. So, yeah, hashtag hashtag no gadgets at Noche Buena. Yes, hashtag no gadget at Noche Buena. Give time. Di ba usually give love? Give time. Give time. Christmas Day. I-challenge natin na lahat ng pamilya ng mga taga-Progressive at Monticello sa hapagkainan ngayong darating na Noche Buena ay walang gadget sa hapagkainan. We are giving our full attention, our full time, our quality time with one another. Bahalang umiyak kasi yung mga bata ngayon magaling na manipulate, nanguuto ng mga ibigay mo na lang kasi para tumahimik na. Hindi nyo alam na kayo na mismo yung nabibilog o wala, nawawala ng otoridad doon sa inyong pagiging magulang. Oo nga. Kaya, let's make a difference this Christmas season. Give time. Share the gift of time and service. Isang napakagandang tip. Pangalawang tip, share credit. Uy, ano to? Utang ba to? Credit card. Ano may sabihin ng share credit dito na pinapahiwatig sa atin ng ating pro tips? Sabi dito, isang magandang regalo sa iyong mga katrabaho ay ang ibahagi sa kanila ang credit or commendation para sa mga bagay na iyong na-accomplish dahil sa tulong nila. So, this will require a bit of your time, pero ang mungkahi sa atin dito sa mga Christmas greetings na sinusulat natin or nagigreet tayo, di ba? Isama mo na rin yung mga bagay na na-appreciate mo sa kanila. Lalo na pag nag-exchange gift kayo. Kung meron kayong exchange gift sa trabaho ninyo or sa family, sulat mo din ano yung na-appreciate mo sa kanya. Yun, or kung ano yung mga, kung meron kang magbibigay na gift, lagyan mo na rin ng konting message. So, make your greetings personal by commending. Ibig sabihin talagang pinaparangalan. Yes. Ina-acknowledge mo yung tulong niya, yung na-share niyang tulong sa iyo. Yan. Sharing credit with them for great work that you are able to do this year. Pinaparangalan mo ang kumbaga kasama ka sa tagumpay at kasama sila sa tagumpay. I becomes we. Hindi siya parang ako lang. Parang mag-isa. I-share mo ang mga karangalan at tagumpay at mga binibigay na pagpapahalaga sa iyo sa pamamagitan ng pagsabi mo sa iyong katabi, sa iyong kalinya na sila rin ay good job. Sabihin mo nga kahit ngayon, good job. Buhay tayo ngayon 2021. Good job na nakaraos tayo. Ang daming pwedeng ipagpasalamat. Good job.
Marami mga kumpanya nagsarado, pero tayo ay sinustain, kinaawaan ng Diyos, nakakapagtrabaho tayo. Kaya grabe, share the credit. Ama, so after nito, yun nga, challenge ko kay Aaron sa iyo. Kausapin mo yung nakatulong sa iyo dyan sa trabaho at magpasalamat ka. Bigyan mo rin siya ng honor sa pamagitan ng iyong pagpapasalamat sa kanya. Siguro yung mga yung nag-ano sa iyo, nag-recruit mo, nagpasok sa iyo diyan, nagsabi sa iyo na oh, kailangan namin ng ganito. E kaya yung tumulong sa iyo nung malapit ka nang matusok doon sa karayom. Kasi naan pa ka na. Oh, kung wala ka namang pang-Gcash, pambigay ng mga maluho o magagarang mga gadget at damit, i-share mo yung credit. Pasalamatan mo yung katabi mo, yung kapwa mo, yung ilang taon na nagbibigay ng payo, alalay sa'yo, yung samahan na maganda, yung hindi kayo nagsisiraan, yung magandang samahan lang. Napakalaking pagpapala na yan na minsan hindi nakakaligtaan natin, ipagpasalamat sa Diyos. Oo nga. Madalas kasi parang, kasi feeling natin nandiyan lang naman sila, kaya or minsan hindi tayo sanay na magsabi ng oy, na-appreciate ko yung ginagawa mo or salamat sa tulong mo sa akin. Minsan nagkakahiyaan, pero may mga way tayo para ipakita yung appreciation natin sa kanila, di ba? So yun, magandang maging intentional tayo dito. Kasi mahirap yung credit grabber, yung kahit iba yung gumawa, pero inaako mo lang sa'yo yung parangal at yung mga papuri. So, hindi magandang attitude yun, yung parang sinasarili mo yung parangal na dapat naka-team naman kayo, eh, kaya nga nasa isang linya kayo, sa isang community kayo, nasa isang pamilya kayo. So, hindi lang si nanay, si tatay, si ate, si kuya, or si bisor, o si sino mang nasa taas ng ating mga senior or superior. Dapat salamatan natin. Kumbaga, together, we win as one. We heal as one. Correct. So, share-share na. Huwag mong sarilinin ang tagumpay or yung karangalan. Yun. At pangatlo, napakaganda nito, Kuya Aaron. Share God's love to others. Paano gawin to? Paano i-share yung pag-ibig ng Lord sa iba? So, ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakan ni Jesus, ang totoong diwa ng Pasko. So, ibahagi mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong mga katrabaho at mahal sa buhay. So, paano nga ba gawin to? Yung pagbabahagi ng pag-ibig ng Lord sa iba? Paano nga ba natin ipapamahagi ang pag-ibig ng Diyos? Napakasimple. Yung application pa lang nitong sharing the gift of time and service, sharing the credit, it's a way of expressing God's love to others. Ikaw mismo nakikita nila. Kumbaga, nung pumasok si Jesus dito sa lupa, hindi maganda ang kanyang estado, hindi royal entry na parang nasa carpet or nasa mga magagarang hospital. Napakasimple. Yung ganong pakikisama sa ating mga kapwa, yung pagsama sa kanila sa oras ng kagipitan, marami ngayon mga mahal natin sa buhay, mga simpleng pagbibigay natin. So we share that there is hope, may pag-asa, kahit ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. At ito nga, yung kaparaanan ng Diyos na bumalik tayo. Kasi kahit anong relihiyon, anumang mabuting gawa o panalangin, hindi pa rin tayo makabalik-balik sa Kanya. Diyos mismo ang gumawa ng kaparaanan para tayo magkaroon uli ng magandang estado sa Kanya. Bumalik ang tamang relasyon sa Kanya. Kaya itong mensahe ng Pasko, pinanganak si Jesus,
para lang mamatay sa ating mga sala. Grabing pag-ibigyan, yung pagdurusa, yung sakripisyo. Meron man tayong mga sakripisyo ngayon sa buhay bilang mga magulang, bilang ina, bilang mga tatay. Hindi nalalayo sa iyo ang ginawa ng Diyos. Si Jesus, pinanganak para mamatay sa ating mga kasalanan. Amen. So yun, yung pagbabahagi mo pa lang ng iyong time, pagbabahagi mo pa lang ng kung anong meron ka sa iba, at yung pagbabahagi mo ng kapatawaran sa mga nakasakit sa iyo, pakikipag-ayos sa mga nasaktan mo, yan ay napakakonkretong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ng Lord. At kahit nga yung pagbabahagi rin ng panalangin. Yun. Pinagpipray mo ba yung mga mahal mo sa buhay? Pinagpipray mo ba yung mga katrabaho mo? Pinagpipray mo rin po ba yung mga nakaaway mo? Ayan. Sharing God's love to others. Yan. Natutunan mo na bang gawin ang mga bagay na yan? Nawa, yung mga mensaheng ganito ang siyang magbigay pagbabago sa selebrasyon. Nasa gitna tayo ng pandemya, hindi masusukat sa anumang mga magagarang mga handaan o anumang mga pabunggahan ng mga exchange gift, kundi ito, mga simple pero nakakaligtaan, binibigay yung ating oras at serbisyo, yung pagbahagi ng mga karangalan sa iba, at pinaka-importante sa lahat, share God's love to others. Bigay mo ang pinakamabuting mensahe ngayon, ang pag-ibig ng Diyos sa mga nawawalan ng pag-asa sa mundo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya, ang mga hindi pa nakakilala sa Kanya. Tama. At sabihan din sila ng mahal mo sila. You love them. Say it using your words. Kasi mahalaga din yung sinasabi, lalo na sa mga mahal natin sa buhay, sa mga anak natin, sa asawa, kung hindi ka ganun ka-showy, why not make a change this Christmas? Meron kang sasabihin. Mm-hmm. Diba? Napakagandang action point yan. So, marami tayong gagawin. No tribuna, no gadgets, practical, di ba? Sana yun yung magawa natin. The best gift, di ba? Kasi yung dami ngayon, ang ganda ng mga bahay, ang lalaki, pero ang lungkot ng pagkakainan, ang lungkot ng mga salo-salo, ang lungkot ng Noche Buena dahil walang tunay na pagmamahal, walang tunay na pag-ibig, hindi ramdam. Ang itong sinasabi natin, the full attention giving the gift of presence. So kung wala kang ibibigay na regalo, ikaw mismo maging regalo by giving your full attention, full time and service. At pangalawa, ano yung pangalawa? Share credit. Mm. At pangatlo, share God's love to others. So maglaan ka ng quality time sa mga taong madalas mong pinaghihintay, pinangakuan na dadalawin, o kaya'y sinabihang let's get together pero hindi naman nangyayari. So ngayong Pasko, gawing dyan. Oo, gawing ano na, gawing action na ito yung mga drawing natin. Hindi na maging drawing ang mga pangako, ito yung karoon na ng realization. So I hope and pray na maging blessing sila sa kanilang mga workplace today. Yes. Pwede ba natin sila ipag-pray, Kuya Aaron? Can you lead us in a word of prayer? Let's pray. Let's share a word of prayer to the employees of Progressive Incorporated in Monticello. Panginoon, salamat po sa mensahe ng iyong pag-ibig para sa amin. Salamat na ikaw ang Diyos na nag-utos sa amin na mahalin ang aming kapwa. Ito ang iyong
Sabi po Panginoon in John 13, 34 to 35, a new commandment that I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Ito po ang aming dalangin na kami ay magmahalan at hindi nasusukat ang aming pagdiriwang nitong Kapaskuhan sa mga gagandahang mga damit o salo-salo, kundi po Panginoon, mga simple ngunit nakakaligtaan po namin. We give our utmost time and service sa mga kapagkainan po namin, even the time, Lord God, of Noche Buena, naway ma-honor po namin ang isa't isa without looking to distractions, giving our full attention. Pangalawa po, Panginoon, sa aming gawa, sa trabaho, we may share the credit, Lord God. Hindi kami attention or credit grabber, kundi maibahagi po namin ng pagpapala sa buong linya, sa buong kumpanya. At naway maibahagi po namin itong mensahe ng pag-asa, ng yung pag-ibig ay nabibigay sa amin ng patuloy na gabay at patnubay sa buhay. Maging instrumento po kami. Help us to be the greatest gift, Lord, that we can give to other people, sharing you, sharing Christ as the good news, as the gospel to other people. Salamat po. Gamitin niyo po ang aming mga bibig, aming mga relasyon, aming mga pagkikipagkapwa at aming selebrasyon ay maging sentro sa Jesus sa bawat pagdiriwang. Ito pong aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, Monticello at saka Progressive Incorporated. God bless us all.